Ika-8 ng Mayo, Biyernes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi, hindi ko sana sinabi sa inyong pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At pag pumunta na ako at naipaghanda kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam niyo ang daan sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang nakalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." Malaking ginhawa ang dulot ng mga salitang ito na binitiwan ni Jesus sa kanyang mga apostol. Ipinapakita rito na mulat si Jesus sa ating mga pangamba at takot. Tinitiyak niya sa atin ang kanyang paglingap pati na rin ang paglingap ng Ama. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Batay sa sinabi ni Jesus, hindi niya tayo binibigyan ng simpleng pahintulot lamang para maging masaya. Sinasabi niya sa atin na ipanatag ang ating kalooban at maging maligaya tayo bilang mga anak ng Diyos. Ibinibigay niya sa atin ito bilang isang utos at hindi mungkahi. Maaring isipin natin, paano ako magiging masaya sa harap ng malawakang paghihirap ng maraming tao? Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Hindi hangad ni Jesus na malumbay tayo. Ngunit hindi rin naman niya sinasabing ipikit natin ang ating mga mata sa katotohanan ng paghihirap at iba pang suliraning panlipunan. Tinuturuan niya tayo ng tamang pag-uugali ng isang Kristiyano. Sa harap ng sangasangang mga suliranin at pagsubok, tinuturuan tayo ni Jesus na ipanatag ang ating puso at gawin itong kanlungan ng kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos. Pagsasagawa. Sa susunod na pagsubok na darating sa iyong buhay, sabihin mo, lilipas din ito. Tinutulungan ako ng Diyos.